So ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating YouTube channel. At ako'y humihingi po ng pasensya at ngayon lang po tayo muli nakapag-upload ng video. Okay, so ngayon ay ibabahagi ko sa inyo at isishare ko na rin. Ibabahagi na, isishare pa. But anyway, so yun, yung tips or para tayo po ay hindi malugi sa pag-aalaga. So una ay kailangan alam po natin yung breed ng ating inaalagaan at para saan po yung ating alaga, kung ano yung purpose niya, kung bakit natin siya inaalagaan. Kagaya po dito sa akin, ito po ay for egg purposes, so para sa balut production. So kaya mas prepare kong bilhin na or alagaan yung general na lahi ng itik pinas. Yung itik pinas, yung kaki campbell. So giro, may mga Indian runner pa dyan na ano, pero basta yung mga uri ng mga breed na magiling mga itlog. So dapat yun yung maaalagaan mo kung ikaw ay nagbabalak na mag-alaga, kasi yung magandang performance pagdating po sa egg production. So yan, so once na alam mo na yung breed na yun, yan. Yung pangalawa naman is yung feeding program. So kailangan sundin natin yung tamang pakain para maibigay natin sa ating mga alaga yung tamang nutrisyon na kailanganin nila para pagdating ng panahon na sila ay mangitlog ay yung kanilang sistema ay makapag-produce agad ng itlog. So ano, so yun isa yun sa napakahalaga. Kahit kasi maganda yung lahi ng ating inaalagaan, kung yung pagkain naman natin is kulang-kulang ng nutrition, is baliwala din, ano. So pagtungtong ng first week ay kailangan bigyan nyo sila ng chick booster day 1 to 7 days. So chick booster, tapos pag 8 days hanggang 30 days ay starter feeds, no? So bali isang hanggang isang buwan yon. So 7 days day 1 to 7 days ay chick booster, 8 days to 30 days is starter feeds. So bali isang buwan yon. First week is chick booster, tapos second week hanggang fourth week is starter feeds. Pag tungtong ng fifth week, so ang ibibigay niya naman is grower feeds. So hanggang ano yon, hanggang 8 weeks, no? So yun ay para mas ma-achieve natin yung nutritional goals na kailangan ng ating mga alaga. Yung iba kasi pagtungtong ng after ng isang buwan, kung nakita nila na medyo lumaki na, ay binibigyan na nila ng iba't ibang uri ng mga low cost na mga pakain, which is napaka mali, no? Kasi instead na tayo ay makakatipid dahil yun nga, tinipid natin dahil iba yung pinakain, low cost yung ating pinapakain. Pero pagdating doon sa growing period na, which is kung kailan sila mangitlog, ay hindi sila iitlog kaagad. Yes, yun po yung mangyari dyan. So ayan, so pagtungtong ng 9 weeks hanggang 14 weeks, bali isang buwan at kalahating yun, yun yung time na pwede nyo silang pakainin ng mga low cost na mga pakain. Like for example, yung mga tira-tira nating pagkain, yung mga tirang gulay sa palengke, yung mga alternative food na pwedeng gamitin, like for example kangkong, tricantera, azola, or kahit ibang, kahit mga gulay-gulay, mga tirang gulay, mga dahon-dahon na pwedeng nilang kainin. Yun, pwede niyo yung ibigay sa kanila at the age of 3 months to 4, no? Pero in that case na gusto natin silang mabigyan ng
or mapaitlog ng maaga, mas maaga. So kaya ang ginawa ko is 3 months to 4 lang, 3 months and a half ko lang silang binigyan ng alternative food. Kasi ang purpose naman natin is for egg production, so kailangan ibalik natin yung kanilang pangangatawan at isang buwan bago yung kanilang edad na pwede na silang mangitlog. No, kaya para ma-prepare natin yung kanilang katawan sa time na pwede silang mangitlog, so yun. So kailangan mabigyan sila natin ng tamang nutrition, tamang vitamins bago yung time na pwede na silang mangitlog. So pag tungtong ng 15 weeks to 18 weeks, you know, to 18 weeks ay kailangan ibalik natin sila sa grower feeds kasi para mas makuha nila yung kailangan nilang vitamins, no? So yun, 15 to 18 weeks for sure may mangingitlog na dyan at that point. So hayaan nyo lang, paabutin nyo lang ng 18 weeks. Tapos pag dumami man ng itlog o hindi, pag tungtong ng 19 weeks onwards, ayun. So pwede nyo na silang bigyan ng duck layer pellet. Ayan, sa point po na ito ay ang pinaka-tip ko dito pagdating sa duck layer pellet or yung pampaitlog na feeds ay kailangan isang brand lang po yung ating gagamitin. Ano, so huwag tayong papalit-palit kasi kapag hindi stable yung nakukuha na protina ng ating mga alaga is na bumababa po ang kanilang pangitlog. Ano? Tapos iwasan natin na mabulabog ang kanilang kulungan or kinalalagyan kasi nakaka-stress po yun doon sa ating mga alaga at yun, hindi rin sila basta-basta umiitlog kapag lagi silang nai-stress. Ayan. Tapos dapat laging merong tubig na inumin yung kanilang kulungan. Ayan. Tapos yung pinakano doon guys is lahat ng brand na ibigay nyo sa duck is piliin po ninyo yung pinakamura, pinakamurang brand. Huwag lang yung mga PDP or yung mga pakain na halimbawa ng scramble, wala na kasing protina yun. Ano? So yun, yung ibigay nyo is yung talagang feeds na meron siya talagang specific na kung para saan siya. Halimbawa is yung starter feeds or yung grower or yung mga ganun ba. So huwag kayong magbigay ng lalong-lalo na sa time ng first 1 month hanggang 2 months, ano? So kailangan yung ibibigay nyo dyan is yung talagang merong nutrition na mga pakain at isang buwan bago ang kanilang laging period ay yon, bigay nyo sa kanila yung pinakamagandang pakain na meron silang makukuha talagang protina, ano? So yun, so siguro ito na lang muna sa hanggang dito na lang muna sa ngayon guys, ano? Maraming salamat po sa pagtapos ng ating video. Sana po ay meron po kayong natutunan at antabayan niyo po ang next video natin para sa continuation po ng ating duck production. So thank you, God bless, please don't forget to like and share.